Set aside your worries, it's okay. Esto me costó 1300 euros del coche, pero bueno, ya tengo el otro. Ilagay na natin tong taco seasoning. So, nabili ko to sa El Corte Ingles. Ito yung brand niya, Santa Maria. First time ko tong itatry. So, ibubudbud lang natin siya doon sa meat natin. And then, hahalo-haluin lang natin. So, ayan, ilagay na natin siya. Ayan, ready na yung mga ingredients natin for our taco. So, naluto na natin yung meat. Ayan na siya. Ito yung veggie. Tapos, meron tayo ditong jalapeno. Ayan. And then, meron din tayo ditong fresh na kamatis. Sibuyas. Tapos, kamatis. And then, meron tayo ditong cheddar cheese. Tapos, wala kasing avocado. So, ito na lang yung kinuha ko. Yung salsa guacamole. So, tikman natin kung masarap yan, mga kanimsh. And then, yung ano, kinuha kong ano, tacos, nasa microwave, wait lang. Ayan, mainit na siya. So, 15 seconds ko lang siyang pinainit dito sa microwave. So, ready na siya. So, kain na tayo, mga kanimsh. Meron din pala tayong prepare dito na lemons. Tapos, ayan, yung cilantro natin para mas masarap tsaka mas lasa talaga na tacos. Siya, no? So, ayan, kain tayo! Magtitimpla lang ako ng coffee. Hindi ko alam kung nakakailang coffee ako everyday. Pero parang feeling ko nakaka 4 times. 5 times pa nga pag minsan. Alang gulo ng aking likuran. Ayan, hindi pa naayos. Dito, nakakaloka. Actually, kumain ako ng oranges kanina. So, ayun, hindi pa naitapon. So, before ako mag-nap, is gusto ko munang mag-coffee, mga kamemshi. And then, gusto ko ding mag-thank you from the reserve. Kasi, pinadalhan ulit tayo ng mga bagong products ng kanilang brand. So, ayun. Wait lang. Ayusin ko lang kayo kasi medyo ang taas-taas ninyo, mga kamensh. Ayan siya. So, familiar na kayo dito kasi, ma'am Shina, mention ko na to sa inyo.
before. Yung summer yata yun, natatandaan nyo mga kamemsh. And in fairness mga kamemsh, alam nyo yung laking tulong ng product na to sa akin, lalong-lalo na sa chan ko. So ayun, i-update ko din pala kayo kung anong nangyari sa akin. Kasi may mga ibang nagtanong kung bakit ako na hospital. Ayun mga kamemsh. Actually, procedure lang naman yung ginawa nila sa akin, yung colonoscopy, parang ganun. Kasi sa Spanish, colonoscopia yung tawag doon. So, sa mga bago sa term na to, actually, bago lang din nun sa akin yun. Hindi ko din alam kung anong ibig sabihin at saka para saan siya. Ito po yung parang may ipapasok siya. Hindi lang parang, kasi ganun talaga yung gagawin. May ipapasok na fiber optic sa inyong anus or sa inyong bambam para makita yung estado ng inyong colon or ma-detect, maagapan kung may precancerous or cancerous, kung meron kayong colic, inflammatory bowel disease. So yun mga kanemishi, ganun yung ginawa sa akin, nakakaloka siya. Actually yung ano niya, yung procedure naman is 30 to 60 minutes. So hindi mo siya mamamalayan, ganun siya kabilis. At saka isa pa, papatulugin ka, mamshi. Kaya once na ginagawa nila yun sa inyo, ayun, borlogs kayo, ma'am, hindi nyo mararamdaman. So, ang maganda dito is maaagapan in case na may something man na abnormality doon sa inyong colon, at least malalaman nyo kaagad at saka magagamot nyo kaagad once na ginawa nyo ito. So, ako sa private, ako nagpaganito, ma'am, kasi nga, aside doon sa public na meron kami dito sa Spain, so nagbabay din ako ng private para sa mga ganitong procedures ay mabilis lang. Tsaka hindi na ako maghihintay ng sobrang tagal kasi sa medico de cabecera namin sobrang tagal. Maghintay ka pa ng ng availability nung doctor mo before ka bigyan ng schedule. So sa private kasi is like parang 3 days lang yata is may schedule ka na. At saka kapag gagawin mo pala to, ma'am Shay, bibigyan ka ng instructions kung papaano the day before the procedure, and then kailangan may inumin ka din. Actually, yung iniinom dito ay yung Dulcolax. Meron pa ako nun. Wait lang. So, binigyan ako ng ganito, yung laxative na komprimidos. So, ayan siya. Para maipoop nyo lahat, mailabas nyo lahat, maiflush nyo lahat para malinis tignan or malinis na ipapasok yung, I mean, para makita lahat ng fiber optic o yung may camera na or camera na gadget, diba, doon sa colon ninyo. Tapos, nag-diet din ako, ma'am Shay, so hindi ako pwedeng kumain ng mga may fiber. Dapat uminom kayo ng maraming tubig, ganun, kasi yun yung in-advise sa akin. And then, excuse me, inuubo kasi ako, ma'am Shay. Nagkaroon kasi ako ng trangkaso nung New Year. Anyway, ayun. Tapos, ano pa ba? Hindi siya masakit. So, sa mga magtatanong kung masakit siya, hindi siya masakit kasi nga tulog ka, borlogs ka, ma'am Shay, kapag gagawin yun. So, anyways, yun lang. Gusto ko lang kayong i-update about doon. Ah, yung ano pala, yung resulta. Yung resulta naman ay, I'm so thankful. Wala namang nakita na abnormality. So, thank you, God. Kasi sobrang nagdasal talaga ako na sana wala. Tapos, medyo nakakakaba siya nga kasi syempre, first time mo siyang gagawin. Tapos, ayun, parang inisip mo na colonoscopia or colonoscopy tapos colon, di ba? Alam niyo yung mga dami-dami nang pumawasok sa isipan mo. Pero I'm so thankful na okay naman. Kaya din naman, I'm so thankful din kay The Reserve kasi ito talaga yung kailangan ng chan ko, ma'am Shay. Yung natural tapos walang cholesterol kasi antas na din pala ng cholesterol ko, ma'am Shay. Kaya kailangan kong mag-diet. So, di ba kamusta naman? Nasabi ko na naman to sa inyo nung last year. Medyo napapabayaan ko kasi yung katawan ko. Alam niyo yun. Pag minsan di ko mapigil lang kumain ng madami. Kasi, syempre nag-work ako. Tapos, nakakapagod. Ganun. Kaya, napapadami yung kain. Pag minsan, tinatamad magluto, ayan, mag-order na lang ng mga kung ano-ano. So, masama yon, ma'am Shay. Huwag niyo kong gayahin. Kaya naman, ngayon, talagang iniingatan ko na kung ano yung mga kinakain ko. So, ayun, I'm so happy kasi, alam niyo ba, nagbawas ako ng kilos. So, before gawin yung procedure na to, nasa 72 kilos ulit ako nun. And then,
nung actually parang 2 days lang yata yung diet ko, tapos nagbawas ako ng agad-agad. Ngayon nasa 65. I mean, going to 65 kasi 66.7 pa lang ako. So ayun, oo, 66.7 kaninang morning. So hopefully mabawi ko maging 65 ulit, 'di ba? So ayun, anyways, yung mga bagong pinadala sa akin ng The Reserve ay itong kay Organic Maca. So meron tayo dito na ganitong powder and superfood ulit siya, Mamshi. Ang sarap-sarap nito, promise. Yung mga nire-recommend ko sa inyo talagang mga legit trusted ko na mga products. So ganda to ng hormone level, 'di ba? 'Yun, problema ko din 'yon, isa pa 'yon. Meron din itong kasama na kumbaga adaptogen and antioxidant, tapos nakakapagpalakas daw siya ng energy. So kailangan ko siya sa edad ko na to. Pag minsan nawawalan ako ng ganang kumilos dito sa bahay or sa trabaho, kaya naman yung energy level ko pag minsan ganun, 'di ba? So ito siya, Mamshi, yung organic maca extract. And then yung the rest, binigyan din ulit ako ng coffee. Gustong-gusto ko 'to, favorite ko yung coffee nila. This is also good for your chan, for your stomach kapag constipated kayo. Kasi may kasama na din siyang antioxidant. Tapos yun nga, nakakapagpalakas din siya ng energy. Ayan. And then yung dalawa, isa dito ay yung creamer. So, ito siya, yung brain and gut. Ayan. Nakakapagpa-boost ito ng memory at saka kung meron kayong problema sa gut. And then, ito yung kanilang energy and mood mushroom blend. Actually, this is more likely yung coffee nila. Yung mga mamshies or yung mga taong ayaw sa coffee, pwede kayong mag-switch dito. So, ayan. Ang sarap-sarap din nito, promise. Yung lasa niya is like, parang may pagka-chocolate coffee flavor. Pero hindi ko sure kung ganun ba talaga siya or vanilla tapos may kasamang brown sugar, ganun. Basta ang sarap at saka ang bango-bango niya din kapag ginagawa mo. And ang ganda din ng benefits na to para sa iyong katawan kasi it says here na nakaka-fight siya ng stress. Tapos balancing hormones. And it will keep you energized throughout the day. So ayun, Mamshi, try nyo tong mga to. And ito din yung kanilang creamer. Actually, more or less, the same lang din yung benefits na ibibigay niya. So ito para din to sa inyong hormonal imbalance. So ayan, kung nakaka-experience kayo like me ng pagkakaroon ng hormonal imbalance, magaganda itong products ng The Reserve. So i-check nyo yung aking description box, Mamshi. Kapag gusto nyong mag-try ng mga ganitong products, so, na-try ko na to, hindi ko na to first time na ipakita siya or gamitin siya. Talagang maganda talaga sila, Mamshi. Hindi kayo madi-disappoint sa mga products na to. So, ayan, magtimpla lang ako, tas magdanap na ako, Mamshi. Kasi medyo pagod tayo today, kaya din naman. Ayan, see you later, mga kamimshi. Oh.